Nasaan nga ba yung Diyos? Bakit parang minsan hindi natin siya maramdaman, lalo na kapag dumaraan tayo sa mga pagdurusa? Yun po yung ating aalamin sa video na ito. Tayong mga Kristiyano, masasabi po natin na talagang meron na po tayong pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Kaya lang po minsan, dumarating tayo sa punto ng buhay natin, lalo na po pag dumaraan tayo sa suffering, napapatanong tayo nasaan ba yung Diyos. Minsan nasasabi po natin na kung kailan dumaraan tayo sa mga pagsubok at paghihirap, minsan doon pa natin hindi nararamdaman yung ating Diyos. Nasasabi pa nga natin kung kailang kailangan natin yung Diyos, parang doon pa siya wala, na parang iniwan tayo ng Diyos sa mga pinagdadaanan natin. Ngayon po mga kapatid, nasaan po ba talaga yung ating Diyos? Lalo na kapag iniisip po natin na parang hindi po natin siya maramdaman. Ngayon po mga kapatid, ang unang sagot po natin dyan, yung ating Diyos po, nasa langit po siya. Nandun po siya sa kanyang trono. Basahin po natin itong Psalm chapter 47 verse 8. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Yung tronong banal at dakila mga kapatid, ito po ay pumapatungkol doon po sa kalangitan, doon po sa third heaven, na kung saan nandun po yung ating Panginoong Diyos. So yun po mga kapatid, yung sinasabi po natin na kapag tayo po ay namatay, tayo po ay dadiretso doon po sa piling ng Diyos, doon sa kalangitan. So ano man pong mangyari sa ating buhay, maganda man po or hindi, naandun po siya. At mula po doon sa langit, nakikita niya po tayo. Lahat po ng nararanasan po natin dito sa mundo, alam niya po yan. Basahin po natin itong Psalm chapter 33 verse 13 to 14. Magmula sa langit, kanyang minamasda ng lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. So yung binasa po natin na yan, pagpapatunay po yan mga kapatid, na meron po siyang pakailang po sa atin. Kasi po mga kapatid, ang sabi po dito, lahat po ng kanyang nilalang. So ikaw, nilalang ka ng Diyos. So ibig sabihin, tinitignan ka ng Diyos. Dahil tinitignan ka ng Diyos, meron siyang pakailam sa'yo. Kasi mga kapatid, kung di ka tinitignan ng Diyos at di ka niya pinagmamasdan, wala na siyang pakialam sa'yo. Doon mo sabihin na talagang pinabayaan ka na ng Diyos. Pero malinaw sa binasa po natin, pinagmamasdan po tayo ng Diyos. Lahat po ng nilalang niya. Kasi nga po, mahal niya po tayo. At tutulungan niya po tayo sa lahat po ng pinagdadaanan po natin. Kaya huwag niyo pong sasabihin mga kapatid na hindi po alam ng Diyos yung pinagdadaanan niyo. Mula po doon sa kalangitan, alam niya po lahat ng pinagdadaanan niyo. Kaya huwag po kayong mag-alala kasi po meron pong gagawin yung Diyos sa buhay niyo. Ngayon po mga kapatid, nalaman po natin na yung Diyos po natin, nandun po siya sa kanyang trono sa langit. Pero mga kapatid, bukod po dyan, yung Diyos po natin na makapangyarihan sa lahat, siya po ay nasa lahat po ng dako. So ibig sabihin mga kapatid, oo, nandun po siya sa kalangitan, pero mga kapatid, dahil makapangyarihan po siya, saan man po tayo magpunta, nandun po yung ating Diyos. Hindi lang po dahil nakikita niya po tayo. Siya po mismo na andun po sa lugar na kung saan man po tayo pupunta. Kung titignan nga po natin mga kapatid, bago pa po likhain itong kalawakan po na ito at yung ating mundo, na andun na po yung ating Diyos. Basahin po natin itong Genesis chapter 1 verse 2. Ang lupa ay walang hugis o anyok, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Nakita po natin mga kapatid, wala pa po yung mga tao kung ano pa man po sa mundo po na ito, nandun na po yung ating Diyos. Meron na po siyang ginagawa. Sinasabi po dito na kumikilos na po yung ating Diyos noon pa man. At kung babasahin pa po natin yung Bible mga kapatid, makikita po natin doon na talagang naandun po yung Diyos sa lahat ng dako. Sinasamahan po ng Diyos yung kanyang mga lingkod. So ibig sabihin po mga kapatid, di ka lang pala pinagmamasdan ng Diyos doon sa kalangitan. Dahil siya po ay makapangyarihan, siya po pala ay nasa lahat po ng dako. Ibig sabihin, kasama po pala yung Diyos saan ka man magpunta. So hindi lang pala nalilimitahan na tayo po ay tinitignan ng Diyos. Sinasamahan niya po pala tayo. Kasi po nasa lahat po siya ng dako. Wala po tayong matatago po sa kanya. Lahat po alam niya. Basahin po natin yung Jeremiah chapter 23 verse 24. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya magpunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Malinaw po mga kapatid, hindi lang po pala nasa langit yung ating Diyos, nasa lupa rin po siya. Kasi nga po mga kapatid, nasa lahat po siya ng dako. Kaya huwag po kayong matakot mga kapatid. Malinaw po na sinasabi po ng Biblia, nakikita ka niya at sinasamahan ka niya. Nasa langit siya at the same time, nasa lupa rin po pala siya para samahan ka. Kahit sabihin mo na hindi mo siya nararamdaman, pero ito po yung katotohanan na sinasabi po ng Biblia. Kasama mo yung ating Diyos. Habang pinapanood mo yung video na ito, sa kasalukuyan, naandyan yung Diyos, kasama mo yung Diyos. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Hindi ka iniwan ng Diyos. Kasama mo pa rin siya, anumang nangyayari sa buhay mo ngayon. Ngayon po mga kapatid, yan po yung katotohanan in general. Ibig sabihin sa lahat po ng tao, talagang nakikita po ng Diyos, lahat po ng kilos ng bawat tao. Saan man po magpunta lahat po ng tao, nandun po yung Diyos. Pero mga kapatid, kung ikaw isang mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, ito po yung magandang balita ko para sa inyo. Hindi lamang po yung Panginoong Diyos po natin nandun po sa taas o kaya man po nasa paligid po natin. Dahil nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, yung ating Diyos nasa katawan mismo natin, nasa puso mismo natin. Ito nga po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19.
Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ito rin po ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Mga kapatid, ito po ay exclusive lamang po para po sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. So kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nananahan sa iyo yung banal na Espiritu, yung Diyos mismo nasa iyong puso. Nakakatuwa lamang pong isipin mga kapatid na noong Old Testament, pinili po ng ating Diyos na manahan doon po sa templo na gawa ng kamay ng tao. Pero ngayon po mga kapatid, dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, pinili na po ng ating Diyos na manahan sa ating mga katawan. Yung banal na Espiritu, nasa puso na po natin siya. Siyempre po mga kapatid, dahil po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po mangyayari yan kung wala po yung ating Panginoong Jesucristo. Dahil po yan sa biyaya ng ating Diyos. Malinaw po mga kapatid na yung ating Diyos, nasa taas po siya, nasa paligid po natin siya, at higit sa lahat, nasa puso po natin siya. Kaya mga kapatid, huwag na po nating hanapin yung Diyos, dahil malinaw po, yan po yung sinasabi ng Biblia. Tandaan niyo po mga kapatid, kahit kailan, hindi po tayo iniwan ng Diyos, at lalong-lalong hindi niya po tayo pababayaan, tayo pong mga anak niya. Maaaring dumaraan po tayo ngayon sa mga matitinding challenges sa buhay po natin, masaktan po tayo, nahihirapan po tayo, nagdurusa po tayo, pero mga kapatid, hindi po yan nangangahulugan na tayo po ay iniwan o pinabayaan ng ating Diyos. Nandyan pa rin po yung ating Diyos. Yun nga po yung maganda mga kapatid, sa kabila ng mga pagdurusa at paghihirap po natin, kasama po natin siya. Minsan kasi mga kapatid, ang nangyayari po, hinahanap po natin yung Diyos. Minsan din natin nararamdaman yung Diyos. Ang di natin alam mga kapatid, tayo po yung may problema. Tayo po yung lumayo sa Diyos. Kasi mga kapatid, kahit kailan, hindi naman po talaga tayo iniwan ng Diyos. Tayo po madalas yung lumalayo at umiiwan sa ating Diyos. Ngayon mga kapatid, tatanungin natin, nasaan yung Diyos? Gusto nating maramdaman yung Diyos. Kaya lang ang problema, malayo tayo sa Diyos, lumayo tayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa mga kasalanan po natin. Mga kapatid, talagang hindi po natin mararanasan yung Diyos at di natin siya mararamdaman kung punong-puno po tayo ng kasalanan sa ating mga puso. Ang nangyayari po mga kapatid, kapag namumuhay po talaga tayo sa kasalanan, nalalayo po tayo sa Diyos. At kapag nalalayo talaga tayo sa Diyos, hindi natin siya mararamdaman. Ganun lamang po yun mga kapatid. So hindi po yung Diyos yung may problema. Kaya wag po nating hahanapin yung Diyos. Ang nangyayari po madalas mga kapatid, tayo po yung may problema. Tayo po yung lumalayo sa Diyos. Tayo po yung nagkakasala. Maaring meron ka pang mga kasalanan sa puso mo na hindi mo nabibitawan. Mga kapatid, yan po talaga yung hadlang para hindi mo maramdaman yung Diyos sa buhay mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos, talikuran mo lahat ng kasalanan mo. At sinisigurado ko sa iyo, talagang mararamdaman mo yung Diyos. At talagang mapapalapit ka sa Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, di porkit nasasaktan ka ngayon, nahihirapan ka ngayon, or nagsasuffer ka ngayon, ay pinabayaan ka na ng Diyos or iniwan ka niya. Hindi po mga kapatid. Minsan nga mga kapatid, yan pa yung gagawin niyang paraan para mas mapalapit ka pa sa kanya. Kasi mga kapatid, kung di ka daraan sa mga ganyang pagkakataon, ang nangyayari, umaasa ka na lang sa sarili mo. Minsan nalilimutan mo na yung Diyos kung puro saya na lang o pagpapala na lang yung nararanasan mo sa buhay mo. Minsan iaalaw ng Diyos na maranasan mo yung mga paghihirap at suffering dito sa mundo na ito para mas mapalapit ka sa kanya. Kasi maaaring yun lamang yung way para mas mapalapit ka sa Diyos at mas makilala mo siya. Kaya mga kapatid, kung nararanasan po natin yung paghihirap at pagdurusa sa mundo po natin na ito, okay lamang po yan. Ibig sabihin, kumikilos po yung Diyos. Ibig sabihin, meron pong ginagawa yung Diyos. At yung ginagawa niya po na yon, yun po yung way para mas mapalapit po tayo sa Kanya. Para po tayo ay maligtas. Mga kapatid, yung suffering po na pinagdadaanan nyo po ngayon, yung mga paghihirap, yung mga pain na pinagdadaanan nyo po ngayon, tandaan nyo po, pagkatapos po nyan, dun yung po masasabi na talagang hindi kayo pinabayaan ng Diyos at hindi kayo iniwan ng Diyos. Kasi po, pinaglaban po kayo ng Diyos. Tandaan nyo po yan mga kapatid, anuman po na maaari pinagdadaanan nyo po sa mundo po na ito, ipaglalaban po kayo ng Diyos. Kung di mo nararamdaman yung Diyos ngayon, pues mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, meron pong ginagawa yung Diyos sa buhay nyo. Kung meron kayong mga problema po ngayon sa inyong buhay, meron na po siyang solusyon. Ang kailangan nyo lamang pong gawin mga kapatid, lumapit po sa Kanya. Ang kailangan nyo pong gawin, magtiwala po sa Kanya, sa kabila na parang hindi nyo po siya nararamdaman. Tandaan mo kapatid, hindi ka lang paglalaban ng Diyos. Ikaw doon ay tutulungan ng Diyos anong mga pinagdadaanan mo sa buhay ngayon. Na kahit minsan parang tingin mo wala nang pag-asa, pero tandaan mo kapatid, sa Diyos po natin meron pong pag-asa. Masahin po natin yung Psalm chapter 34 verse 18. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Tandaan niyo po mga kapatid kung papaano gumawa yung Diyos ng daan sa mga Israelita doon po sa Red Sea, ganun din po yung Diyos na gagawa ng daan para po sa ating mga problema ngayon. Siya po yung gagawa po ng paraan para po sa atin. Kung papaano po tinalo ni David yung higanting si Goliat, ganun din po tayo tutulungan ng Diyos para talunin po yung mga higanting problema ng buhay po natin.
kung paano po iningatan ng Diyos yung kanyang mga lingkod. Ganon din po yung pag-iingat na gagawin niya para sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, yung Diyos po nila Abraham po noon, yung Diyos po ng Old Testament at New Testament, siya rin po yung Diyos natin ngayon, hindi po siya nagbabago. Kung paano niya po tinulungan at ginabayan yung mga tao noon, ganon din po sa panahon natin ngayon at ganon din po sa mga buhay niyo po ngayon. Kapatid, huwag kang mag-focus sa mundo na ito. Talagang di mo mararamdaman yung Diyos kapag nag-focus ka sa mundo na ito. Mag-focus ka sa salita ng Diyos. At kapag nag-focus ka sa salita ng Diyos, diyan mo talagang tunay na mararamdaman at mararanasan yung ating Panginoong Diyos. Hindi lang dito sa lupa, kapatid, tandaan mo, pagdating din doon sa langit, makakasama mo at makakapiling yung Diyos magpakailanman. So patuloy lamang po tayo magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating dinalaki ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.